Hello guys, for this video pag-uusapan natin ang tweet ni Idols Nobadwa na kung saan mayroon daw isang superstar sa isang team ang nagdi-demand ng trade. Bago natin umpisahan ang kwentuhan, guys, welcome to my sports channel. This is Percival Monteron at your service. Shout out muna tayo kay Richard Pabila, Ryan Lachica at Aldrin Adriano. Sir, maraming salamat po sa pagsuporta. Sa hindi pa po nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo sa sports channel ko para updated po kayo sa kwentuhan. Ayun nga, kahit Snow Badwa, isang superstar na isang team daw ang nagdi-demand ng trade. At marami ang nagsasabi, si Big Manuel daw ito. Kung pangang pinost sa kanyang Facebook account na New Year, New Life. Kaya marami ang nagsasabing mukhang si Big Manuel na nga ang gustong mag-demand ng trade upang malipat sa ibang team. Lingid sa kalaman ng karamihan, matagal na pong gustong kunin ng isang team si Big Manuel at yun ang Barangay Ginebra. Sa katunayan nga po, kinuha pa si Muscleman o si Big Manuel ni Coach Tim Con para maglaro sa national team noong nakaraang FIBA window. Nagamit siya ng mabuti ni Coach Tim Con at napatunayan ni Coach Tim Con nga bagay na bagay nga si Papa Big Manuel sa sistema ni Coach Tim Con. Kaya ganun na lamang ang kagustuhan niyang makuha ang player na ito. Madami ang nagsabi kung sakaling kunin nga ni Coach Tim Con si Big Manuel, sino naman ang kapalit nito? Ang isa sa posibleng makapalit nga kung sakaling matuloy ang trade ay si Greg Slaughter. Si Coach Tim Con nga mismo ang umamin na gusto niyang kunin uli si Greg. Sa katunayan nga po, humingi na ng tawad si Greg sa SMC Management. Kaya lang, ayon nga sa kanilang sports director na si Al Francis Choa, hindi ibig sabihin na napatawad na nila si Greg at gustong kunin ni Tim Con makakapaglaro na siya sa Ginebra. Makikipag-usap pa daw ito or makikipag-usap pa sila kay Greg para malaman kung pwede ba itong maglaro sa Ginebra or hindi. Ibig sabihin na pwede na makapaglaro sa Ginebra din si Greg. Napakalaking posibilidad na ipapasa nila ito sa Alaska. Alam naman natin na matagal ang gustong kunin ng Alaska si Greg dahil naghahanap ito ng legitimate big man. Sa pagkawala nga ni Sanitos, gusto nilang umanap ng isang sentro na masasandigan sa paparating na Philippine Cup. Yan ang unang posibleng superstar na magdidiman ng trade. Ang pangalawang superstar na nagdidiman ng trade ay si Arwin Santos. O lingid sa kalaman ng karamihan nga, SMB ay magre-revamp. Hindi na siguro ihintayin pa ni Arwin Santos na matrade siya. Siya na mismo ang magdidiman ng trade. At gusto niya magpunta sa kanyang gustong team na kung saan ang Northport Batang Pier. Sa kalaman ng karamihan, si Coach Pido Harencio ay matagal pong naging assistant ng SMB. Kaya matagal din po sila nagkasama ni Arwin Santos sa SMB. Kaya ganun na lamang ang kagustuhan niyang malipat sa Northport Batang Pier. Marami ang nagsasabing kung mapupunta si Arwin Santos sa Northport Batang Pier, napakalaking tulong nito sa Northport dahil magkakaroon sila ng isang veteranong magga-guide patungong PBA Finals. Marami din ang nagsasabi sino ba ang magiging kapalit
ni Arwin Santos kung sakaling matuloy ang trade. Isa sa tinitingnan ng marami si Kevin Ferrer. Alam naman natin na bata rin ito ni Coach Pido Harincho, pero tila yata hindi consistent ang laro ni Kevin. Nadismaya siguro si Coach Pido Harincho kaya ibibigay niya ito at palaging nasa injuries list. Tiyak kung sa San Miguel naman ito mapupunta, hindi mawawalan ang San Miguel dito. Makakatulong ba nga ito sa San Miguel sa kampanya nila? Kumbaga, pinabata lang nila si Arwin Santos. Tiyak magbe-benefit ang dalawang team. Lalong-lalo na kung matuloy nga ang trade kung saan mapupunta si Arwin Santos sa Northport. Baka hindi na nga nila ituloy ang trade kay Sistan kung sakaling mapunta nga si Arwin Santos sa Northport. Magkakaroon na si Sistan ng backup na off the bench. Tiyak posible maging contender sa paparating na PBA si Northport Batang Pierre. Madami naman ang nagtatanong kung sakaling ang mapunta nga si Arwin Santos sa Northport, itiyak magkakasama uli sila ni Kelly Namog at tiyak magkakagulo. Alam naman siguro ni Coach Pido Harincho ang mangyayari at alam na niya ang senaryo kung paan nila pagkakasunduin ang dalawang nasabing player. Kaya tiyak matutuloy nga ang trade na ito. Guys, huwag niyo munang kalimutan uli i-like at subscribe ang sports channel ko. At sa baba po ng video na ito, huwag niyong kalimutan mag-comment para malaman po natin ang inyong mga kasagutan. Once again, this is Percival Monteron po. At your service hanggang sa muling kwentuhan. Maraming salamat po.